guys, welcome to my channel. I am Sheena Colendez and I make beauty and lifestyle vlogs. For today's video, we're gonna be reviewing another skincare product. So disclaimer lang po, I'm not a dermatologist nor a professional. So lahat ng sasabihin ko are based on my experiences and my opinion lamang po. So it's all up to you if i-consider nyo sila or hindi. Another disclaimer, what works for me may not work for you, okay? So the product that we'll be reviewing is this product. 3W Clinique Intensive UV Sunblock Cream with SPF 50+, PA++++, UVA, and UVB protection with highly effective filters. So, ang haba ng pangalan niya. This product retails for 165 pesos for 70 ml. So, sa ganung ka-cheap na product, makakakuha ka ng 70 ml and SPF 50 pa, di ba? So, tingnan naman natin ang performance niya. This product, nakita ko lang sa TikTok, doon kay JV, basta something like that. Ililink ko sa description box yung account niya kasi sobrang madami kayong matututunan sa kanya about sunscreen and sunscreen recommendations. If nagtataka kayo kung ano yung suot-suot ko ngayong lip product, it's this. It's a Get Glam by Jovi in the shade Ulala. Small business to ng pinsan ko and support natin siya. Link ko din sa baba yung kanilang Instagram and Lazada store para if ever gusto niyong bumili. Kasi super lightweight niya and ang ganda niya sa lips. Parang ano siya, ang tawag sa kanya is lip cream. So, may finish siya na magka-matte na ganun. Basta ang ganda niya and look! Claims and ingredients ng product na ito ay ilalagay ko dito sa screen. So, i-pause nyo na. Ngayon na. For the packaging, so this is how it looks like. Alam mo na nagpo-focus. So, this is how it looks like. Ganito siya kalaki. And, nandito yung expiration date. Kasi madami daw fake nito na kumakalat. So, ang authentic daw nito is yung may nandito yung expiration date and yung nozzle niya is matilo siya, hindi yung malaki. Kasi meron nga akong nakitang review dito sa YouTube na ano siya ng fake versus original. So, basta ingat na lang kayo kung saan kayo order na shop. So, ililink ko na lang din sa baba kung saan ko siya na-order para sure kayo. For the consistency, ganito siya guys. Diba? Hindi siya runny kasi oh, tinan nyo. Kaya natin maglagay ngayon sa aking face. Yung amoy niya guys, nung una kong tinry talaga siya, lotion. Amoy lotion siya. And nga pala, I've been using this product for almost 1 month na. So, ayan. I-try natin siyang i-blend. Ano, kita nyo, maganda yung ano niya. Mabilis siyang absorb ng skin. O, diba? And, wala pang white cast. O, diba? Medyo malagkit siya. Hindi siya ganun, ano. Yan o, tingnan nyo. Pero kalalagay ko pa lang naman eh, mamaya magseset yan. Diba? May instant glow siyang nabibigay kasi bagong lagay lang. So, let's go to the review proper, the pros and cons. For the pro, number one is cheap siya. Yes. Murang-mura siya kasi affordable siya. Sis, this is 165 pesos lang and 70 ml. Diba? Sobrang mura na nun kumpara dun sa ibang
products with SPF kasi nga mahal yung mga product na may SPF. I think it's good naman sa price niya. Number two is the packaging. Yes. Ganda rin yung packaging niya kasi hindi ako nakaranas ng leakage. Kasi yun nga yung nahanap ko kasi ini-store natin siya sa bag, ganun. And madali lang magkuha ng product, di ba? Isang ganun mo lang, pipisil mo lang, and kapag paubos na siya, sigurado ako, masasait mo siya sa ganitong packaging. So, pangatlong pro niya is, hindi ako nag-breakout. Yes, you heard it right, guys. Sa matagal na paggamit ko, in a month na paggamit ko ng product na ito, hindi ako nakaranas ng kahit anong breakout. As I remember kasi, nagkaroon lang ako ng mga pimples dito kasi, nagkaroon ako ng period. Pero sure ako, hindi dahil yung dito sa product na to. Kasi after nun, hindi na ako tinubuan. After nung makalipas yung mga period ko. Diba? So, doon naman tayo sa cons. So, number one is malagkit siya. Sis, may dumadaang pagkakataon na pagkakaligo ko, edi maglalagay ako. Kasi umaga. Tapos, sobrang lagkit. Pag nagpawis, alam nyo yun, parang pag nagpawis ka, alam mong may nilagay ka sa mukha mo. Ganun yung feeling. Ganun yung kakaligo mo lang, tapos mga ano, nararamdaman mo yung... Basta, malagkit siya. Number two is yung amoy nga niya. Ayoko nga sa lahat ng product is yung mabango. Kasi ayoko nang... I don't know if may fragrance ba to or ano. So, tingnan nyo na lang doon sa claims and ingredients na nilagay ko. And then, pangatlo is, I think, overhype lang siya sa TikTok. Na ano lang siya. Kasi mura. Kasi, if titingnan nyo, 165 SPF 50 good. Pero aside from that, nabibigyan ka niya ng sun protection, wala ka ng ibang benefits na makukuha sa kanya. Unlike ibang, ano, ibang sunscreen product na merong hyaluronic acid, may vitamin C, yon. Pero, those products naman na may ganun is yung may kamahala na presyo. If ikaw is, wala ka namang problem sa skin mo, and naghahalap ko lang talaga ng for sun protection, this product is very, very suitable for you. In the meantime, ito na din muna ang gamit ko kasi wala pa akong perang pambili. So, for my final thoughts, if I will be rating this from 1 from the lowest and 10 for the highest, I will be giving this, considering the price and student pa lang din naman ako, 9. Yeah, I will give it a 9. And if tatanungin niyo ako if magre-repurchase pa ba ako nito, yes. Kapag sa mga panahong walang wala tayong pera pero skincare is life pa din, ito yung takbuhan natin. Promise. That's it for today, guys. Sana nagustuhan niyo yung review ko. And pasensya na if medyo may background noise dyan kasi umuulan and malabo yung camera ko kasi ang gamit ko lang is yung Oppo A3S ko na mag-3 years na. So, mga sa banda-banda dyan, mga pag nakaipon tayo, bibili tayo ng G7X Mark II, okay? So, abangan nyo yun. So, that's all for today. Bye-bye! Bili kayo sa pinsan ko. Maganda siya.